guys! So, for today's video ay nag-crib ako sa tahong. So, magluluto tayo ng tahong at yan, nililinis ko na siya. Tinatanggal ko yung parang hairy part nung tahong. So, kasi syempre ayaw natin kainin yung part na yan. Yan, dapat matyaga ka talaga sa paglilinis. Syempre ayaw naman natin kumain ng madumi, di ba? So, yan, isa-isa ko siyang inaalisan yan. Medyo mahirap siyang tanggalin pero kailangan talaga siyang matanggal. Yan o, kita mo. Kailangan ng pwersa. Pwede naman gunting. Malakas kaming malaking gunting eh. Tapos yan, ilang beses ko din niyang inugasan ng tubig hanggang sa maging okay na siya. Yung malinis na talaga siya. Tapos yan, gumawa lang ako, naghiwa lang ako ng bawang. Si I love bawang. Tapos paggagamit ng kutsilyo, dapat ingat-ingat lang. And sorry din kung hindi yung chopping board yung gamit ko kasi nagkahadali na ako dyan. Kaya dinalang din sa platito. Tsaka para bawas na rin sa hugasin. Yan lang. Pero huwag niyong gayahin yan, syempre. Pag nagmamadali lang kayo or nasabay lang naman kayo, pwede naman. So, ingat lang sa paggamit ng kutsilyo para hindi masugatan. So, yan na yung bawang. Okay, means nga pala yung hiwa ng garlic. So, yan yung mga kakailanganin ko sa pagluluto. Yung bawang, konting mantika, bechin, butter, tsaka yung nilinis nating tahong. Ang bala ko talaga kasing lutuin is butter garlic or garlic butter tahong. So, hindi naman talaga ako marunong magluto, pero dahil sa pangalan nung lulutuin ko, yun yung pinaka-ingredients, diba? So, yan, nilagay ko lang yung butter. Bango ng amoy niyan. Grabe, nakakagutong. Dinamihan ko na yung butter. Tapos, lalagyan ko siya ng konting oil para hindi masunog yung butter. Okay, so, hintayin lang natin siya medyo mag-melt para ma-absorb siya nung bawang at nung tahong. Satisfying yung tunog ng ano nung pag-melt ng butter. So, yan. Pusin natin para mabilis siyang mag-melt. Maliit na siya. Pwede na natin i-add yung garlic natin. Mamo talaga ng amoy niyan. Sobra. Nakakatakang. And halo-haloin lang natin para maluto na agad yung garlic. Yun nga. So, yan. Akala ko magkakasya yung tahong dyan na binili ko, pero mukhang maliit yung nagamit kong electric cooker. Pero dahil nailuto ko na siya, diretso ko na, diba? So, yan, haluin lang natin. Pagpilitan natin maluto yung tahong dito. Yan, ilalagay ko na yung tahong. Unti-unti lang kasi nga baka mamaya hindi magkasya yung tahong doon sa lutuan natin. Yan. Nagkasya naman siya, in fairness. Yun nga lang, medyo mahirapan tayong maghalo nito. Pero pwede naman din maluto yung tahong by steam. Pero syempre, kailangan kumapit yung mga ingredients natin like yung butter at yung bawang. So, ayan. Dahan-dahan na lang tayo sa paghahalo. Para ma-scatter yung butter and garlic doon sa pinakatahong natin.
diba? Pinahirapan ko yung sarili ko. Pero okay lang yan. At least, makapagluto tayo ng kahon, diba? Luto-lutoan. Cherries. Okay, yan. So, kung meron kayong may sasuggest kung paano yung, kung tama ba yung pagluto ko, comment down below na lang kayo, guys. Para sa susunod, may improve po yung pagluluto ko, diba? So, yan. Lalagyan ko na siya dyan ng betchin para may konti ng lasa yung niluluto ko. So, iba kasi nilalagyan pa ng luya, ganyan, para daw hindi malansa. Pero ako, fairy bells naman na ganyan lang, bawang at butter. Gusto na magkaroon ng lasa at maluto yung taho. Diba? Haluin lang talaga natin ng maputi para magkaroon ng lasa yung taho natin. Saka yung butter, malagyan yung ibang tahong. Pinipilo na nga yung ano nga yung butter. Actually, saglit lang itong lutuin kasi pag bumuka na yung shells ng tahong natin, ibig sabihin, luto na siya, pwede na siya kainin. And ayaw din naman natin ma-overcook yung tahong natin kasi yung texture nung tahong magiging rubberized or parang gumay, mahirap na siyang huyain. So, yung gusto lang natin yung fresh lang siya. Yung medyo fresh pero luto, diba? So, yan. So, para mas mabilis din siyang maluto, tatakpan ko ito na mga ilang seconds or 1 minute. Yan. Para lalong umikot yung init dun sa tahong at mabilis maluto. Okay. So, yan. Tingnan natin kung bumuka na yung shells. Ayan, bumuka na nga siya. So, ibig sabihin medyo luto na yan. Pero, syempre, check pa din natin. Hahaluin natin para ma-check kung lahat ng shells is bukas na or luto na. So, hahaluin natin para yung mga nasa ilalim mapunta naman sa taas. At yung mga nasa taas mapunta sa ilalim para magkaroon din ng butter flavor. Kasi nga, diba, maliit yung lutuan natin. So, yung butter nasa ibaba lang. Hindi natin siya malagay sa ibang tahong or hindi natin siya malagay sa lahat ng tahong. Diba? So, yan. Pinakuluan ko lang ulit ng saglit. Ayan, ilang minutes, okay na to. Kapag na-check na natin na lahat ng shell is buka na and kumukulo na talaga yung sabaw or yung butter, pwede na natin siyang hanguin para makain na. Diba? Ayan, kita mo. Tsaka, mas maganda na kasing bukang-buka yung shell. Mabilis mong makukuha yung taho pag kinain mo, diba? Yan, ganyan na yung itsura niya. Nakakataka. Gusto ko na kumain talaga dyan sa part na yan. Okay, so transfer na natin siya. Yan, inuna ko muna yung mga tahong para hindi magkatapon kasi nga po nagpuno siya. Excited na akong kumain. Grabe. So, hindi nakakaalam. Favorite ko kasi ang seafood. Ewan ko ba? Pero ang sarap-sarap kasi ngayon. Mga talaba, tahong, hipon, alimango. Basta, ang sarap niya para sa okay, yan. So, konti na lang. At ayan na nga, na-transfer ko na lahat ng tahong. At ayan, ang daming garlic, diba? So, yan. Ready na kaming kumain. And, sana nagustuhan niyo yung video. And, see you on my next vlog, guys. Bye! Thanks for watching! Don't forget to like, share, and subscribe!